So ito yung drawing ko. So isipin nyo na lang, ito yung alaga niyang tarantula. O may mga ganito kalaking tarantula, no? Hi guys! Welcome back sa APC Exotic Pets Commonwealth. And ngayong araw na to, meron tayong topic na itatakel na siguro makakatulong sa mga kapwa nating cohabies ng mga tarantula keepers. Pasensya na guys kung medyo maingay yung labas. Palagi talaga ditong may mga dumadaan at tricycle sa lugar namin. Pero with that said, let's get into our topic for today. So, ang topic natin for today is 5 signs na stress na ang alaga nyong tarantula. Or 5 signs your tarantula is stress. Yan. So, syempre, dahil mga alaga natin to, no guys, kailangan din natin maintindihan kung ano ba yung mga bagay or yung mga ginagawa nila para ipahiwatig sa atin, sa ating mga keeper na ginagawa ng mga tarantula nyo, para ipaalam sa inyo na na-stress sila sa mga pinagagawa ninyo. Or natin. Natin. Kasali ako doon, syempre. Punta na tayo sa topic natin. Ang first sign na pwede nyo makita na stress yung alaga nyong tarantula is pag nagtitreat pose sila sa inyo. So, madalas na nangyayari ito sa mga panahon na nagbibigay tayo ng tubig sa water dish nila or sa mga times na nagpapakain tayo. So before pa yun, no? So pag binuksan natin yung pag binuksan natin yung mga enclosure nila, merong mga times na nagtatreat pose sila. So ito yung mga panahon na ayaw nila na gambalain natin sila for some reason. Pwedeng sa temperature, sa humidity, medyo hindi sila comfortable, and sa way ng pag-handle natin sa kanila, in a way na sa way ng pag-present natin sa kanila, no? Kung masyado ba tayong magulo, masyado tayong dami ko sinasabi, di ba? Yung masyado magulo, masyado maingay, o kung anong paman. So, yun yung mga normal na kadahilanan kung bakit sila nagtitreat post on the first place. Kasi, natitreaten sila sa presence natin. Dahil natitreaten sila, that's the time na nagtitreat post sila para sabihin sa atin na, oh, hanggang dyan ka lang, huwag kang lalapit, huwag mo akong hahawakan, kakagating kita. So, yung number two naman natin na sign na stress yung alaga natin tarantula is yung pagiging kalbo nila. Oo, nakakalbo ang tarantula. So, may times na mapapansin nyo is nagkakaroon sila ng bald spotting sa abdomen nila. So, meron ako sample dito. Ito. So, ito yung drawing ko. So, isipin nyo na lang, ito yung alaga nyong tarantula. Oo, may mga ganito kalaking tarantula, no? Yan. So, ito yung tarantula natin. Ito yung carapace. Ito yung mga, ito yung part ng bibig, ng fangs, yung chelicera, nasa ilalim. Tapos, ito yung mga paa niya, galamay. Tapos, ito naman yung spinnerets nung alaga natin tarantula. And pag tinignan nyo dito sa bandang abdomen part, di ba, mabalahibo yung tarantula natin. So, may kita nyo sa abdomen part na dito sa bandang gitna is nawawala ng buhok. So, bakit nga ba nawawala ng buhok? So, common to na nangyayari sa mga New World tarantula. Sorry guys. So, common to nangyayari sa mga New World tarantula wherein na ang main defense mechanism nila pag natitreaten sila is rather than to tawag dito na mag-threat pose sila is nagpapagpag sila ng abdomen nila. Yan. So yung abdomen ng mga tarantula, meron tong mga buhok na ang tawag natin ay urticating hair, if I'm correct. Correct me if I'm wrong, pero ayun yung pagkakaano ko na pronounce. So, urticating hair. So, yung mga urticating hair na yan, na nasa buhok, once na na-threaten yung mga tarantula, pinapagpag nila yung buhok nila dito sa abdomen nila gamit itong hind legs nila. So, papagpagin nila yon. After nila pagpagin, ang mangyayari dyan is yung mga maliliit na buhok pupunta yun sa hangin. So, magiging airborne sila in a way. Tapos mapupunta sila sa hanggang sa makadikit sila sa mga balat ng mga nakaka-threaten sa kanila. So, in that case, if tayo yung nakaka-threaten sila at dumikit yung buhok sa ating kamay, sa ating balat,
ang mangyayari niyan is mangangati tayo. Yan. So yun yung one way ng defense nila, no. Para sa mga New World tarantula na gumagawa nito, no, mag-ingat kayo guys sa mga New World tarantula dahil sa urticating hair, kaya dapat iwasan natin sila na ma-stress kasi medyo delikado to pag napunta yung buhok, yung urticating hair nila sa ating mata. So kasi pag napunta yun sa mata, possible, wag naman sana, pero possible na mabulag yung taong malalagyan sa mata. Dahil yung mga urticating hairs nila is medyo merong mga barb-like structure in a way na bumabaon sa balat o kung saan man dumikit yung mga yon. Yan. So, yun. May pumasok. So, yung third naman natin, oh. Punta na tayo sa third. So, yung third naman natin is pag nakita nyo yung tarantula. So, yung third natin is if it's avoiding its substrate. So, may kita nyo minsan para sa mga terrestrial species ng mga tarantula nyo. May mga times na umaakyat sila sa taas ng enclosure, no? So, umaakyat sila sa gilid ng enclosure at nagpapanggap sila na arboreal na tarantula. Nangyayari sa kanila is umaakyat sila, ina-avoid nila yung mga substrate for some reason. That's a sign na na-stress yung alaga yung tarantula. Commonly, nangyayari to, na-stress sila dahil na rin siguro So, may mga times na siguro nangyayari yon dahil masyadong sigurong humid yung substrate nyo para sa tarantula. So, yung humidity, yung nagpo-force sa kanila na umakyat dahil hindi nila gusto yung humidity nung enclosure nila. And second, sa tingin ko is dahil na rin loose yung substrate or pag inapakan nila, medyo feeling nila lumulubog sila. So, yun yung mga iniiwasan din nila for some reason. So, pag ganun, magandang gawin nyo if kokopit yung tawag dito, yung substrate na gamit nyo, maganda na haluan nyo rin ng ibang substrate. So, i-mix, lagyan nyo siya, pwede nyo lagyan ng ano, ng potting soil or ng other substrate materials na pwede sa mga alaga natin. Yan. So, para maging firm na rin yung substrate nila. So, yun yung way na para maiwasan nyo yun. Maiwasan na ma-stress yung alaga nating tarantula dahil sa substrate. Ika-apat naman natin na sign na stress yung alaga nating tarantula is maririnig nyo silang naghihis. Yes, may mga tarantula, not all tarantulas, pero merong mga tarantula na naghihis. Hiss, yung, alam nyo yun, yung hiss, yung hiss. Ang pangit. May nanonood ka, doon ako nakatingin. Anyway, naghihis. Basta yun yun, naghihis. So may mga tarantula na pag natitreaten sila, sinasabay nila sa threat post. May mga times na sinasabay nila to sa threat post na maririnig yung naghihis yung alaga yung tarantula. So, ako, ang mga narinig ko palang talaga naghihis na tarantula is OBT. Narinig ko na mag-hiss ang OBT. Narinig ko na, OBT. And next is yung Goliath Bird Eater Tarantula. Yung mga Theraphosa na species. Narinig ko nang mag-hiss yun. So, saan ko ba narinig yun? Secret. Basta yun. So, marinig sila nag-hiss. It's also a sign na sinasabi nila na huwag ka lumapit. Pag lumapit ka, kakagating kita. yun. So, parang ano na rin siya. Kasama, in a way, kasama siya dun sa threat post, no? So, threat post na rin nila yun. So, yun yung number 4 natin. And, syempre, yung number 5 natin, before ko i-reveal yung number 5, make sure na i-like nyo tong video natin. And, it would really help the channel a lot. And, share nyo na rin yung mga videos natin. Mga simple videos lang yung ginagawa natin. Pero, I hope na it does help sa pag-aalaga yun ng mga exotic pets natin regarding sa tarantula for this video. Yan.
So, yung number 5 natin na sign na stress yung alaga mong tarantula is tumigil siya kumain or it stops on eating. So, normally lang naman, no? So, may mga times na meron tayong mga schedules para sa mga alaga natin tarantula. So, ini-schedule natin kung kailan natin sila papakainin. Pwedeng every other day. Yung iba ginagawa every other day. Yung iba ginagawa nila once a week or twice a week. Yung iba naman once a month. So, okay lang yun, no? Pero may mga times na for some reason, bigla sila nag-o-off-feed. Yan. So, nag-o-off-feed sila for some reason. And so, ayan. So, pwede in a way na kaya hindi sila kumakain is pwedeng pre-molt sila. So, pag pre-molt, most likely hindi sila kakain talaga. Pero what, may mga times na hindi sila pre-molt or tapos na sila mag-post-molt. And normally, dapat nasa ano na sila, nasa time na sila na pwede na sila kumain pero hindi sila kumakain. May mga ganun mga tarantula. Nangyayari yun pag, ayun, syempre, ayun yung number 5 natin, which is, ayun nga, dahil sa stress. Dahil sa stress, hindi sila kumakain. So, pwedeng in a way na hindi sila, hindi nila gusto yung enclosure, yung set ng enclosure, walang hide, wala silang hiding spot, or masyadong mataas yung humidity, hindi nila gusto yung humidity, masyadong mababa yung humidity, depende sa species ng tarantula, di ba? So, ayun yung mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kumbaga sa tarantula natin na posibleng makastress sa kanila. So, kaya nga, pag mag-aalaga tayo ng tarantula, mas ina-advise talaga natin na before getting a tarantula, no, na i-research nyo muna yung about dun sa tarantula. Isama mo dun yung habitat nila, yung environment, yung kung saan sila nanggaling, kung malamig ba yung klima, yung temperature dun, yung humidity, kasama lahat yon sa mga bagay na kailangan nating malaman para magkaroon ng maayos na husbandry sa alaga natin tarantula. Yan. So yung iba, ang okay naman dito sa Philippines, no, kasi most likely yung mga tarantula gusto nila ng medyo yung mga tarantula nang dito sa atin, no, is okay lang sa kanila na mainit, no, hindi naman sila kumbaga room temperature lang or sabihin na natin 28 to 32 degrees, tama ba degrees? Check natin degrees ba yan? Degrees, oo, Celsius, no, guys, meron ako dito. Ayan, 32, yan, check, ayaw niya mag-focus, pero nakalagay dyan 32, nakabaliktad lang yan, no, kasi front camera ang gamit natin. So anyway, so 32 degrees, ayan, yan yung normal na temperature ng kwarto dito sa Pilipinas, so nasa 28 to 32 dito sa Manila, so yung mga ganun klaseng temperature, okay sa kanila. So ang humidity naman, madali lang naman yun, kumbaga baguhin in a way or parang anong tawag doon, yung parang dayain, no, so pwede natin siya dayain in a way na through misting, kung kailangan ng high humidity magmisting ka, pero pag hindi kailangan ng high na humidity, okay na yung nasa ano, nasa water dish lang ng tarantula nyo, lagyan nyo lang medyo ipaapaw nyo lang ng konti, okay na yun. Most likely nag-work yun para sa mga Brachypelma species, kasi yung mga Brachypelma galing naman sila sa medyo dry area, no, sa which is sa Mexico. Hindi lahat, ah, pero yung common yan. So may mga times na ayun, mas gusto nila ng dry kesa sa humid na enclosure. So may mga ganung ways or mga ganung bagay na kailangan malaman ng mga gustong mag-alaga ng mga tarantula. So again, before kayo kumuha ng mga alaga ng tarantula, make sure na do your own research first. Magtanong-tanong kayo sa mga keepers, sa tingin yung mga matagal na nag-aalaga sa hobby. So ako nung nag-start ako sa hobby, nagtatanong-tanong din ako. Basically, kahit hindi ko kakilala, nagtatanong ako sa mga forums. Yan, sa mga forums, sa mga pagpupunta ng events, nagtatanong ako sa mga taong nandun. Yan. So
ayun, yun yung mga ano, mga masasuggest ko sa inyo para maiwasan natin na ma-stress yung alaga nating tarantula. So guys, ito lang yung video natin for today. Salamat sa panonood. Simple vlog, sit down vlog. Pero I hope na nagustuhan nyo, may natutunan kayo. And if you do, again, like this video. Share nyo na rin para sa mga kakilala nyo nagkikip ng tarantulas or gusto mag-alaga ng tarantulas. Yun. So, dito na natin i-end yung video. Maraming salamat sa panonood. And hanggang sa muli. I'll see you guys soon. Hala.